off sweet lang, huwag ka muna mag-scroll. At syempre, magbibigyan muna tayo ng ating word of the day. At ang pag-usapan natin sa ngayon is napaka-simple lang nito. Kumbaga, basic siya sa ating board examination, pero at least ma-remind lang tayo or ma-retain lang natin. Kasi pag-usapan natin yan, itong tinatawag nating informant tsaka yung informer natin. At itong informant tsaka informer ay pareho tong tao, which is nagbibigay ng information sa ating police officer. Pero yung may pinagkaiba din naman sila, kasi ang isa dito ay maaring may bayad or may kapalit. Ang isa naman is walang kapalit or maaring walang bayad. At sapagkat napaka-importante kasi ng information sa pagdating sa investigation, kailangan natin yung information para nang sa ganun malaman natin kung ano nga ba yung sanhi sa pag-commit ng krimen or sino nga ba yung gumawa ng nasabing krimen. Kaya tandaan lang natin dito mga future criminologists, pag sinabi nating informant tsaka informer, tsaka syempre, generically speaking lang muna tayo, dinistinggisan natin sa dalawa sapagkat may mga specific types din po tayo ng ating informant. Marami din tayong mga klase-klase ng informant. Okay? Pero as of now, yung generic term natin, yung informant natin, para masabing informant, tandaan na natin, it is referred to a person who give information to the police officer without exchange of anything. So, ibig sabihin, pag sinabi po natin informant, ito po ay tumutukoy sa isang tao o ito po ay isang tao na kung saan nagbigay ng information sa ating police officer na wala pong hinihiling kapalit. Ang tawag po natin doon is informant. Okay? Try to notice lang po yung letter T sa dulo, letter T, informant. Kasi letter T yung last niya, ibig sabihin, thank you. Okay? Kasi walang hinihiling kapalit, so ibig sabihin, thank you lang yung binigay niya. Okay, pero pag sinabi naman natin informer, it is referred to a person who give information to the police officer with exchange of anything. So ibig sabihin, ito naman po ay isang tao na kung saan nagbibigay ng information sa ating kapulisan pero may hinihinging kapalit or may kapalit yung kanyang binigay na information. Ang tawag natin doon is informer. Okay, try to notice the last letter R. Informer, R, it means reward. So ganun lang po yung kasimple. Pag informant po natin, refer to a person who gave information to the police officer without exchange of anything, that is called informant. Pero pag may exchange na po siya, specifically may reward, nakapalit yung kanyang information na binigay, that is called informer. So paano? Yan lang muna sa ngayon. At syempre, ito pa din yung lingkod. Your master of the day, Emmanuel the Master Schumann, Villa Isabel Carlos, CBRC, National Tour, and a registered criminologist. Nagsasabi sa inyo na para kumasa sa board examination, kailangan natin yung basusya at tsamba. Basusya, basa, sulat and share, tsaka tsamba, tsaga, sipag, at manalangin bawat araw. Thank you so much. God bless you all.